Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod sa ating Sipat Tudla. At sa hapon pong ito, pinalad tayong maging panauhin po ang mainit-init pa kay Elek lang bilang kagawad. So mamaya po ay iistorya niya dahil napakahigpit po ng laban. Isa siyang independente sa 31 na magkakalaban and yet nagbagi po si Kagawad Elek Melvin Makani. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat sa naaabot ng Elizalde Broadcasting sa buong kapuluan at sa buong mundo. Yes, naman. Magandang okay. Hapon sa iyo, Kabayani Jerry Gamez. Salamat. Okay. At isa na naman oportunidad na makasama ka ngayong hapon. Bumati ka muna sa iyong mga konstituwente. At syempre, pinagpapasalamatan natin ang ating mga Barangay 420, lalong-lalo na sa mga nagtiwala sa atin nung nakaraang eleksyon. At sa mga hindi naman nagtiwala, makakasigurado kayo na bibigyan natin ng importansya ang ating nakuhang mandato. Yes. Para kayo ay paglingkuran ng serbisyong tapat at ika nga sabi ko nga sa slogan ko, ang inyong aktibong totoo. Yan. So okay. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga kasama ko na nanalo sa Barangay Council. Sige. Okay, bibilisan lang natin dahil 30 minuto lang allotment natin ngayong araw. But first thing first, thank you Lord dahil nakakapag-broadcast uli. Pangalawa po ay pinapasalamatan natin ang Elizalde Broadcasting sa pamumuno ni Tita Mel Elizalde sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-broadcast muli tayo. Actually, kagagaling lang po natin sa isang okasyon. Ito po yung mamaya magpapakita ko kami ng konting picture at video. Natutuwa lang po ako doon sa Kiana Fit World dito po sa may Paco. Asap ng pagkain. Mm-hmm. Thank you very much. Linaw Street. Ayan. Binabati ko po ang may-ari si Miss Rian Baiza na kanyang secretary si Miss Marlene Manahan. At of course, ang ating kaibigan, boss ng aking pamangkin, si Sir Kevin Cheng. At ang aking pamangkin po, binabati ko si Ginoong Raquel Gomez. Okay, mabuhay po. Hopefully, marami tayong madala dyan ang mga pets for grooming. And then of course, check up. Kompleto po sila doon. And then meron din pong cafe. Okay, congratulations po. More power. So ngayon po, binlessing siya. At ang guest po nila ay walang iba kundi si Konsehal Maki Lacson ng 2nd District ng Tondo. Ayan, matagal na nating kaibigan. Panahon pa nang ako'y lumalaban at nagkabiroan kami. Sabi ko, maybe in 2025 magkakasama tayo sa konseho ng Maynila. Amen. Kaya naman syempre naturalmente na pasalamatan natin yan dahil sa masasarap na pagkain na pinatag sa atin kanina, no? Lalo na yung alimasag, nakailang kamay ka ng alimasag. At lalo na din sa in-order mong yes, yung strawberry tea. Oo, bigay yun, bigay nila. Yes, okay. Salamat muli sa pamunuan ng Kiana Fit World. Okay. We really enjoy the event. Okay. Now, gusto ko lang din pong pasalamatan ang mga tao, ang mga kumandidato na despite marami pong, alam nyo po, may marami taong mga negatibo eh. Sabi nila, iniisip ng iba eh, sino ka para mag-mentor o magturo ng how to effective campaign. Eh, ikaw nga, laging pampito. Now, ibang usapin po yon dahil malawak yung tinatakbo ko konseho sa amin po 192 barangay versus dun po sa isang laban na isang barangay lamang na ang constituent ay merong 500 hanggang 2005. Okay? So, malayong malayo po yun dahil sa dun sa 100,000 mahigit na butante.
Okay. Now, may mga strategy po tayong tinuro. Meron tayong mga pamamaraan na sabi nga ibinihagi natin ng libre. Kasi financially wala tayong maitutulong. But then, binigyan po natin ng tulong sila papaano maging advantage yung marating yung mas maraming mamamayan na hindi nakakamayan. And syempre po, yung marami ay naniwala. Okay? Versus po doon sa hindi naniwala na syempre, marami ding sinawing palad. Pero doon sa mga naniwala at sinunod naman yung aking payo at saka ang aking coach sa kanila, marami po ang nag-number one. At congratulations po. Yon, as far as Bacolod, Baguio, meron pa sa Davao, sa Oriental Mindoro, sa Batangas. Ayun po, maraming humingi sa akin ng mga pamamaraan at yun hindi naman ho natin ipinagdamot. At marami hong sumunod na 100% tumalima doon sa aming estratehiya na itinuro, and yet they succeed. Kumbaga, yung plus factor nila na mabuting tao, eh siyempre hindi naman tayo tutulong o mag-i-endorse ng hindi karapat-dapat. So siyempre pinipili din natin. And as for latest ano po, based doon sa mga nagpasalamat sa atin, mahigit 90% po doon sa mga humingi ng ating assistant in terms of pamamaraan how to wage a campaign na mapayapa, libre at hindi magastos. Congratulations po. Saludo ako doon sa mga talagang 100% sumunod. Yung iba naman po, 50% lang ang ginawang pagsunod. Yung iba naman po, medyo sabi nga natin na may sariling strategy. Ganap, strategy. Kaya hindi na ho natin na ipinilit yung sa atin. But anyway, yun po. Gusto ko lang pong ipahayag sa inyo ang nadarama ko na kaligayahan, particular po doon sa mga tao, sa mga kandidato na nagsipagwagi na tumawag, nag-text, nag-chat ng pasasalamat. Okay? So, karangalan ko po. At sana po yung inyong tagumpay ay gawin ninyong kasangkapan upang mas marami kayong magawa para sa inyong barangay, maging huwaran kayo at huwag niyong ipagkait kung ano ang nararapat doon sa mga bumoto sa inyo. Okay. So, binabati ko po ang aking ka-pager, si Paul Gumaro. Hindi po siya nakasama ngayon. At may importanteng lakad. At binabati ko rin siyempre yung ating kaibigan sa Cafe El Nardo, si Kagawad, Jeric Rotap. Okay? Sampu ng kanyang ama na unopposed. Yes, unopposed na chairman. Siyempre po, batiin na rin natin sina Chairman Kabawatan, sina Chairman De Matulak, sina Chairman Torrendo. Mamaya po, babalikan natin. Yabo na rin si Chairman Arellano ng yes. Barangay Corvalli. Okay, at so, Chairman Regala ng Corvalli. Ituloy mo na, dagdagan mo pa yung mga babatiin dahil pagbati, kaya marami tayo dapat mabati. Okay, yun nga, pinapasalamatan natin yung lahat ng mga taong nagtiwala sa atin. Tsaka yung mga mag-may birthday. Yan. Tsaka yung mga nag-volunteers para sa atin. Mga Gaspar family yan, salamat. At syempre, Francisco family yan, pinapasalamatan natin. Siyempre, hindi ko na kayo isa-isayin dahil alam naman ninyo sa sa puso ninyo na kayo ay nagtiwala sa akin at pinagkatiwalaan niyo ako at siyempre at makakaasa naman kayo sa apat na aking maakaya. At yun nga po ang ating sandigan na kayo ay mapaglingkuran sa apat ng ating maakaya. Kaya naman po, lahat po ng Zone 43, binabati po natin sila. Lahat ng mga nagwagi. At, pang iba po pang pwedeng batiin. At doon naman sa mga... I give you much time. At doon naman sa mga SK na nanalo din, binabati ko rin po kayo. At sa ngalan po ng inyong kagalingan sa bilang isang
politiko na hinahasa na ng panahon bilang SK, no? At dito mapapagtibay natin, mapapagtibay ninyo na ang SK ay nade-develop ang inyong kakayahan sa paglilingkod at kung paano natin nabibigyan buhay yung ating sarili na maglingkod sa ating kapwa. Kahit sa maliit na paraan. Yeah. Wow, ang sarap pakinggan nun. No? Kahit sa maliit na paraan. Dahil doon naman nagsisimula yun, yung malaking paraan. May papakita mo yung kakayanan mo. At sinseridad. Kahit sa maliit na paraan. Kasi kahit sobrang laki ng yung nagawa, tapos hindi naman tapat, tapos balasubas, kaya mabuti na nagsisimula sa maliit. At the same time, nag-iignite, nag-i-inspire ka ng halimbawa, mabuting halimbawa sa iba, particular sa mga kabataan. Ito isang panawagan pa rin kasi tuloy-tuloy po yung ating pag-iimbita sa mga sangguniang kabataan, particular sa Sampaloc, sa Manila, kahit saang lugar, upang bigyan sila ng pagkakataon. At saka yung chance ang ma-develop. Okay, maalis yung hiya. Naibitahan natin yan si SK Jana Turingan ng Barangay 420. Sino pa yung Barangay 418, kilala mong SK? Yan si Lau ng Barangay 419. Mm-hmm. Barangay 418 ng Silao. Oh, may good news ako sa'yo. Si Yaw, ano? At saka si Barangay 417, iimbitahan natin sila soon. Oo, di ba nagkaroon ng matinding labanan para sa SK Federation? Ito ay isa pang, dalawa lang sila. Si Ibay at si pangalan nito, si Bakod. O si Carl Bakod at saka si Yanyan Ibay. Bakod. Ngayon, nanalo po si Yanyan Ibay, anak ng magiting na konsihal. No? Rick Ibay, kaibigan natin. Si parang balita ko. Mamaya ka nagbalita. Because ang magandang balita ay mag-guess siya. Si Yanyan, next week, pumayag yung tatay niya at kaibigan natin si Rick Ibay. Mabuhay po, Sir Rick Ibay. So, asahan po natin is either Wednesday or Friday ng hapon po. At invite po natin lahat ng mga SK na makinig, makibahagi para sa susunod na kayo maimbitahan, alam niyo na po. At marinig naman natin yung pangunahing proyekto ni konsihalan na kasi siya. Kasi ang pag ikaw ang na-elect ng buong Maynila na federasyon, parang ikaw ay councilor. Parang ikaw ay isang konsihal. Ilang ba lamang? Hindi na mahalaga yung limang kasi ang panalo, kahit isang lamang lang, kahit kalahati, panalo. Kasi alam ko, parang sinusuportan kasi ni Hindi, okay na yun. Hindi na natin paksa, ang paksa natin gigess siya sa atin at bibigyan natin siya ng pagkakataon na mailahad, maidetalye ano yung mga programa niya sa Kabataang Maynila. Dahil alam nyo po, hindi natin masyadong naunawaan kung ang mga project ng SK ay puro beauty contest lang o third world nila lang. Gusto naman natin ay samut-saring educational, pwede rin yung sports development, yung patriotism, nationalism, yung volunteerism, hindi yung pang sana sports, no? Parang wholesome. May educate yung yes, wholesome. At yun yung ini-insist ni Kapager Paul na Hi, Paul. Yung mga kabataan ay hindi mahubog sa mabuting leader. Okay, kasi totoo naman 'yon, 'di ba? Sila ang susunod na leader. So, pwedeng sila yung maging future chairman, future kagawad, future councilor, future mayor, and future senator. Okay? Kasi ang bayan natin ay uhaw, dahop sa mga mabubuting leader. Okay, yung mga nagsasakripisyong leader. Okay, hindi yung mga selfish leader o mga makasarili, unpatriotic. Okay, sabi nga yung pwedeng makisabay doon sa kanta na ang mamatay ng dahil sa'yo. Ikaw ba, kagawad Melvin, ano to, prangkang tanong. Kung sakali, ayaw naman nating mangyari. Sabayan na tayo. Kung dumating sa punto na tayo ay nilusob ng China,
Are you willing for to die for our country? Ay, syempre. Yeah, palakpakan natin. Yan ang gusto ko kay kabayani Melvin. Para kay yes. Pero kung kailangan naman maputulan lang ng kamay, okay lang din sa'yo. Hindi lang nilulusot ng China, nilulusot tayo ng SARS. Nilulusot tayo ng pandemic, ng COVID-19, hindi okay. Lang China. Okay, so ngayon, may nabalitaan tayo na when it comes 2025, sabi nung isang American philosopher na meron daw another pandemic na darating. Pero hindi matutuloy yan. Amen. Ngayon pa lang ipanalangin natin. Hindi matutuloy. Okay. So, ngayon, isa pa akong pagbati kay number one kagawad ng Barangay Mar Francisco sa Pinamalian Oriental Mindoro, si Madam Kasilag po. Ayan, Celia Kasilag. Ayan. So nagtapo siya. Oh, nagtapo. Sa Maydaan? Hindi, sa Pinamalayan. Oh, at congratulations din po doon sa mga nanalo sa aming barangay Villarreal at sa dating punong barangay Jocelyn Ramirez. Talaga namang matindi ang bakbakan diyan ng kampanyahan. Pero sabi nga irespeto po natin kung ano yung pasya ating nasasakupan. And then, makipag-cooperate po tayo. Actually, marami tayong mga kaibigang iniimbitahan dito na upon finishing ng counting at na-deklarang panalo yung kalaban nila, nag-concede agad. At nangako na makikibahagi, makikiisa. So, napakaganda. Ngayon, tatanungin lang kita. Ikaw, syempre, inanalo. Despite na mami, kwento mo ng mabilisan lang. Ang tanong ko kung sakali ba ikaw ay hindi pinalad na mapasama sa pito, halimbawa naging walot kalahati ka, okay, would you still continue to help your barangay and cooperate with those with mandate? Ay, oo naman. Kahit naman kasi sa simpleng pamamaraan, kahit wala tayo sa posisyon, ay maaaring makatulong tayo sa ating kapwa. Sabi ko nga sa'yo, kahit naman hindi tayo naging kagawad before, mm-hmm. Tumutulong naman tayo sa mga bagay na makakayanan natin, no? Hindi lang financial, hindi moral, pagka-counseling sa ating mga kababayan, kabarangay. Yun lang naman ang pamamaraan na simple na maitataguyod natin na tulong sa ating mga kabarangay. At syempre, ang difference kasi na meron kang posisyon sa pagdilingkod, mas may kapangyarihan kang gawin mo in legality yung mga bagay na pwede mong gawin. Kaya naman, sa pagkakataong ito, mas malawak yung mabibigay nating serbisyo. Wow! Dahil ang ating kapangyarihan bilang isang... So, kagawad, tatanungin lang kita. Kagawad. Kung nasa iyong barangay at may tumawid na barangay, hindi mo ka barangay, at yung sa tingin mo naman, bigla ka nalapitan, tapos sa tingin mo naman ay kaya mo, i-deprive mo ba yung tulong mo o... Ay, hindi. Alam mo, ang pagtulong kasi wala naman yan kung kabarangay mo o hindi. Sabi nga sa kanta ni Kaba, kahit sino, kahit saan, kahit kailan, kahit papaya. Kumbaga, ang tulong is tulong. Yes. Basta abot ng kakayanan mo yung pagtulong. Mm-hmm. Wala namang pagkakaiba yan kung tumulong. Batiin mo si Kel Teodosio kasi yung anak niya, Kel Teodosio. Mr. DJ, wala ba tayong ano dyan? Yung makikita yung mga message natin sa ice cream. Okay. Katasahod yan, ha? Imagine. Shout out mo lang lahat. Shout out kay Junicio dahil sa iyong first month na baby. Baby na talaga namang ilang pounds yan. Okay. Okay. Thank you, Kuya. So, yun ang ating mga pagbati at binabati ko rin ang aking may bahay, si Ann Gomez. At yung mga may birthday ngayon, si Wena. Ayan, Evia Mentos. Daniel Joseph, pa-shout out Melvin Makani from the Ampil, Santa Mesa. Ay, Daniel Joseph, thank ayan, you for shout si, out. Ano, shout out sa iyo, share mo to, yakap, ha. Nayakap yung puso mo. At si Kel Judicio. Okay. Ngayon, maraming mga
Actually, ang COMELEC po ay maraming tinanggap na disqualification case. Okay? May mga usapin pa, kaya po kakaroon pa ho halimbawa na kahit nanalo kayo o natalo kayo at nagkaroon po ng visa yung mga petisyon, ay watch out for that. Kasi nga, napakahigpit po ng COMELEC in terms of okay. Sa mga bagay na yan. Ngayon po, ang ating masasabi ay better na lang po mag-unite tayo. Okay? Paglingkuran natin yung ating nasasakupan. And, opo. Kasi ang COMELEC ngayon ay saludo uli po sa ating kaibigan, Commissioner George Garcia. Oo, at nagkakwentuhan. Ang tagal ng aming kwentuhan dyan. Palitan ng kurong-kuro. Hindi yon. Ang pinag-usapan namin doon ay yung pagbabago, modernisasyon sa COMELEC. May mga panukala ako kung paano makakatipid ang kandidato, paano hindi magiging madumi ang ating paligid, magiging systematic at willing siyang makinig. Kaya sa mga susunod sigurong linggo o buwan, tayo ay hihingi ng courtesy call para mabanggit natin. Kasi ho, gagawin natin na ang election ay parehas. Hindi ho pumapabor lamang sa maraming pera. Okay? Para sa ganun ho, mabigyan din ng pagkakataon yung mga pangkaraniwang mamamayan na may higit na kakayahan. Ayan, badiin mo, meron pang humahabol na ano. Shoutout sa iyo, Grace Villato. Okay. Si Tuya John Velasquez. Okay, mabuhay ka. Okay. Yun po, no? Marami pong mga bagay-bagay na dapat pang i-improve. But isa ho sa inahangaan ko na ginawa ng COMELEC ay yung pagkalagay ng mga propaganda ay before the election, nung natapos ng kampanyahan ay pinatanggal, which is very effective. At I know merong commendation po ang COMELEC, kaya saludo po tayo sa pamunuan ng COMELEC. Pinapalakpakan natin yan. Okay, congratulations po doon sa citation ng COMELEC para sa nakaraang barangay and SK election. Okay. Now, ngayon po, itong isang tanong ko pa, kagawad elect. Ako lang ako ang guest mo dito. Okay. Kung saan ka napupunta. Alam kung saan ka napupunta dito. Ano po ba ang inyong gagawin? Okay. Wala akong gagawin. Kayo ba'y magtutulog? Kayo'y manggigising. Akala ko hindi mo ako guest dito. Kung saan tayo napupunta. Okay ka na? Sige. Ano po ba ang inyong planong okay, ano? Idagdag o dahil sa pagkakataon na maibalik nila ulit ako sa barangay. Tuloy-tuloy naman ang ating servisyo, diretso sa tao kung ano yung mga biglaan nating programa. Tapos waiting lang tayo sa mga magiging project ni Chairman at para sa kanyang mga programang pambarangay. Nandito lang naman ang Barangay Council para suportahan siya sa mga magagandang layunin niya para sa Barangay 420. At at makakaasa naman tayo na ang bahagi ng kanyang programang ito ay tiyak na mga taga-barangay 420 naman talaga ang makikinabang. Kaya sa pagkakataong ito, nagpapasalamat ang Barangay 420 Council sa inyo dahil tiyak na itong December 10 o December, itong kapistahan ng Our Lady of Loreto, ay makaatiyak kayo sa Barangay 420 na sige, isang magandang palabas event ang ibibigay ngayon pa lang, titiyakin ko ni sa inyo. Chairman Regala, at yan ay i-voice out natin sa kanya. Sige. Sapagkat kahit hindi ako imbitado, hindi kita imbitahan. Gigate crush ako. Pang 2025 ka na lang lumabas. So ano naman yung mga programong iba pong programang naiisip mo? Shout out naman po sa mga pinsang kong new elected barangay kagawad ng Barangay 160 VJ Ando Gibet Ando ay Nino Elcana. Yan. Para mga tubong Mindanao yan kasi may mga kasamahan ako sa trabaho dati na Ando, si Ate Nanette Ando. Okay. Ay, ito pa maganda. Dahil tayo ay lumaban ng... Paano ka ba nanalo? Sige nga. Siyempre, may eleksyon. Okay. Binoto ka nila. Mapalad naman tayo na pumasok sa pampito dahil
tayo ay independent candidate. Mana ka kay Kab. Mana ka kay Kabayani, laging pampito, tarita. Ay, ngayon, ito, itong 2025, hindi ka na magiging pampito. Ano, number one na? Hindi, four. Okay. Pinalad naman tayo kahit tayo ay independent candidate sa 31 na naglaban, hindi naman biro yun. Kahit pa paano, yung mga taong... O, si Christian Manuel, si Ian Manuel nanonood, pakibati mo. Ah, shoutout sa iyo, Ian Manuel. Oh, tsaka sa iyong partner. Yeah. Sino ba yung partner niya? Ha? Tanong mo. Si Alpine. Si mabait na Alpine. At syempre yung mga taong nagtiwala sa atin na sila ay bahagi ng ating pagkapanalo. Kaya naman, maraming salamat sa inyo. Yan. At doon po sa ating mga magiging guests soon, iimbitahan natin yung mga SK chairman. Ano? Iimbitahan natin yung mga, shoutout sa inyo ha, announcement sa SK chairman ng 418, SK chairman ng 420, SK chairman ng 417, welcome na welcome SK chairman ng 419. Iimbitahan namin kayo soon. Ayan, na kayo ay maging bahagi ng Elizalde Broadcasting. Kasama si Kabayani Jerry Gamez. Oo, layunin kasi namin na para maalis yung inyong, tawag doon, yung mga kaba pag ini-interview kayo. So para madagdagan yung inyong confidence or yung knowledge. Oo, kasi importante sa leader yung hindi naman sinasabi natin na makapal ang mukha, pero parang ganoon na rin. Kailangan meron ka talagang social behavior. Yes, na matutunan mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo kung paano ka humarap sa tao. Nagaya ako, hindi naman to kapal ang mukha. Ito yung masasabi ko. Kasi mahirap pagka yung parang timid ka. Yung makausap kayo live, nagtatago. Makausap kayo in personal. Yan. Yan. Titrain namin po kayo, promise, na wala kayong ano mang... Meron tayo 300 doon. Baba. May tayo pamasahe. 3 million. Okay, 3 minutes na lang po yung ating ano. Gusto ko lang ipakita sana. Ito yung... sige, bumati ka muna. Tinahanap ko po. Pinapasalamatan ko siyempre si... si Ate Mel Elizalde sa kanyang walang sawang pagtulong sa atin, no? Dahil tayo ay laging open sa kanyang Elizalde Broadcasting. Any moment na pwede tayong pumunta dito makapag-broadcast kung ano man ang gusto natin gawin. And then maraming salamat sa'yo. At saka yung mga may ano din, yung mga gustong mag-program, i-connect lang dito para at least pwede sila mabigyan ng islat. Very supportive sa atin si Tita Mel. Binibigyan na nga na tayo ng slot eh, kaya lang busy lang tayo. Ayan si Kuya, ano pangalan ni Kuya? Chok Velasquez. Yan, Chok Velasquez. Si Kuya Chok Velasquez. Yan. Ang aming, ang tawag sa dyan? Technician. Executive assistant. Yan. And then, okay. So, dahil nga po maikli lang yung ating oras, gusto ko sanang ipakita sa inyo yung mga event namin kanina. Doon sa pinuntahan naming siguro sa susunod na lang na topic yung okay sa Angel Linaw Street, ito pong Kiana Pet World. Yan, pag mayroon kayong mga pet grooming, pwede niyo pong dalhin diyan. Ngayon po, habang naghihintay sila, meron silang mga milk tea diyan. Kung ano-ano pa na pwede kayong mabusog. Now, gusto ko lang pong i-ano sa inyo, may launching po sa Sampaloc sa susunod na linggo. Iniimbitahan namin kayo sa May Bustillos. November 26. Dapat kasi sa birthday ko. Ang birthday ko kasi 23, alanganin. So, yung 26 Sunday, lagi tayong nagla-live ng Sunday. Okay, yung pahula sa Sampaloc. Ah, okay. Tuloy pa rin 'yon, 14 ang winner noon, 2 to 5,000. Okay. So mag-like lang po tayo. Sabi mo, mag-like tayo sa mag-like and share kayo sa Team Kabayani Gamez. Kung manalo kayo ng 5,000, 2 to 5,000. Ang gagawin niyo lang ay 2 to 5,000, kung sa may 5,000, abunahan mo 'yon. Between 2 to 5,000. Ang gagawin nila ay Yung puno. Ang tipo natin, isa sa mga possible na tanong is nasaan ang pinakamaraming puno ng Sampaloc sa isang island? Sa 4th district lang. Ang mga island dyan, yung sa may Espanya, mayroon Magsaysay, mayroon sa Lacson, mayroon sa Ligarda, mayroon sa Bloomingtree, mayroon po sa Laonglaan. So, parang LL yata yung ano doon. Nabanggit ko yata. But anyway,
So, sa November 26, live po yun, alas 6, live naman po yun sa Kabayani, Team Kabayani Gamis. Kaya importante ho mag i-follow like nyo yung Team Kabayani sa Facebook para kayo makasama sa... makasali sa hulaan. So, napakadali lang po. Hanggang dito na lang po. At nagpapaalam tayo, Kabayani Jerry Gamis po at ang ating panauhin. Melvin Makani. Yes. Nagsasabing... God bless aktibong us totoo. All. Aktibong totoo. Yes. Mabuhay ka. Okay? Hindi, yung putol. Tol po naman.